Hi guys! Welcome back to my channel and kung bago ka lang nanonood dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell below para updated kayo kung mag-upload man ako ng mga bagong tips, tutorials, and reviews. So for today's product na i-review natin is the EPSA... Baliktad. EPSA Hair Iron 2-in-1 product siya. So, pwede siyang pang straight, guys. And at the same time, pwede siyang pang kulot ng buhok. Naalala nyo sa last vlog ko about my makeup tutorial na peachy makeup look. Yung buhok ko doon is kulot-kulot. I'm gonna share sa inyo kung paano ko siya ginawa. At the same time, i-review na din natin tong product na to kung okay ba siya. Worth it ba yung bilhin nyo ng hair iron? So, wag na natin patagalin pa. Buksan na natin tong product na to. Let's go! So, ito siya pag binuksan. Tada! Brand niya is EPSA and then nabili ko lang siya sa Shopee for less than 1,000 lang siya, guys. Pero pag tinignan nyo siya sa Hortaleza, minsan kasi doon ako bumibili ng product na pang treatment ng buhok and pang dye ng buhok. Pero nakukuha ko agad kasi diba pag online, may ilang days bagong makuha yung product. And then, syempre, meron namang Hortaleza which is budget-friendly din naman. Pero nung tinignan ko to sa EPSA is it cost 1.5 pero sa Shopee na less than 1,000 lang siya. So mas tipid if sa Shopee kayo bibili. Yun nga lang, maghintay lang kayo ng ilang araw bago siya dumating. Lagay ko na lang din yung Shopee link kung saan ko siya in order. So yan guys, ito siya. Titanium yung dito. Kasi yung iba usually ang ganto nila is ceramic, yung color white. But this one is titanium. So okay daw yung titanium kesa sa mga ceramic. Ito yung ilalim niya. Umiikot. So, perfect din siya kapag mag-curl kayo ng buhok para, alam niyo yon pag inikot nyo siya, gamit to. Ganto niya, hindi rin kumukulot kasi yung iba, ba diba? Pag yung ganto nila hindi umiikot, kinukulot nila yung buhok nila. Alam mo yun, mas una pang kumukulot yung wire kesa sa buhok. Dito yung power button. Ewan ko kung kita. Ayan. And then, meron ditong nakalagay na 160 degrees Celsius, yung pinakamahina, and then yung pinakamataas is nasa 240 degrees Celsius. And then, mahaba siya. Mga 2.5 in yung dangkal. So, yung dulo niya is ganito na. Hindi na kailangan ng extension, which in color white. So, ito, diretso na siya sa saksakan ninyo. So, ayan na nga, guys. Itong buhok ko ngayon is hindi ko pa siya nakukulot or hindi ko pa siya pinaplancha. Sadyang wavy yung buhok ko. Kasi, ewan ko, ba't ano nangyari sa buhok ko na? Ayan na siya. Ilang beses ko kasi binilich yung buhok ko para ma-achieve yung pink hair, ash gray. Dami na pinagdaanan ng buhok ko. Try na natin. Isuklayin muna natin yung buhok natin. So, yan guys. Painitin na muna natin siya. Yung ilalagay ko lang is 160 to 180 degrees Celsius. Kasi nung last time na na-plancha ako, tinaray ko siya nasa 200 plus degrees Celsius. And then, saglit ko lang siya pinestay dun sa bedsheet. Yung bedsheet ko nasunog. So, paalala lang. Lalo na kung manipis na yung strands ng buhok ninyo, I suggest na low temperature na lang yung gamitin nyo. Kasi sobrang nakaka-straight naman siya ng buhok agad. Kaya na mainit na siya guys. Init na din yung labas niya or yung surface niya. Kaya pwede siyang pangkulot. Na yung difference. Ito yung real hair ko. Hindi pa na straight and hindi pa naka-curl. I-straight muna natin lahat. Pati tong side na to. Straight muna natin siya. Ayan guys, na-straight na natin siya ng both side. From sobrang wavy na frizzy hair, ayan, straight na. And then, anong presentable, ganon. Hindi ka na mukhang mahangin sa labas yung peg mo. So, ganyan kapag straight. And then, ECQ naman ngayon, and then hindi man tayo masyadong naglalabas, diba? So, parang, it's okay lang naman talaga na magulo yung buhok mo. Pero girl, diba? Kung mag-zoom meeting kayo, may webinar kayo, ganyan, may interview ka, syempre kailangan mo din mag-ayos, diba? Next na natin is kung paano yung kulot. Ganyan ko paano kulutin yung hair ko. See the difference? So yun guys, sobrang dali niya lang gamitin. Ito na curly hair look natin. From Goldilocks, diba? Hindi naman ako ganun kagaling magkulot ng buhok ko.
parang Goldilocks lang siya nung kinulot ko, and then gawin nyo lang, i-comb nyo lang ng kamay ninyo. Kung meron kayong suklay na malalaki yung spacing, pwede rin naman. Nagmukha na siyang big curls. Bilis lang niyang uminit. Ang dali niya ipang straight ng hair mo or di ka magaling mag-curl, madali siyang gamitin. Suggest ko lang guys, kung para tumagal yung plancha ninyo, patayin niyo muna siya sa switch bago niyo siya tanggalin sa saksakan. And then, third tip guys, kung ibabalik niyo na siya sa lalagyan niya, make sure na hindi na siya mainit. And then, kapag tinupi niyo yung cord, huwag niyong i-roll or huwag niyo i-roll yun dun sa mismong plancha para alam, hindi siya agad masira dito or hindi agad masira yung wire ninyo. So maganda kung itutupin niyo siya guys, pa ganito lang. So ganyan lang. Ganyan, tingnan niyo yung lumamig siya. Then, balik niya na sa box. Yun lang guys, that's it for today's video. I hope na natuwa naman kayo sa pag-review natin ng EPSA 2-in-1 hair iron. Don't forget to like the button below, and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and click the notification bell below para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. See you on my next vlog! Bye-bye!